Hello mga sir, I'm June. This is Calmatech TV. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang fixing unit Rico Apicio MP2550. So, if in case na mag-jam din sa fixing unit, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya tanggalin. So, simple lang to mga sir, saglit lang. Ituturo ko na rin sa inyo kung paano magpalit ng upper piezo roller o yung hot roller ng fixing unit. Don't forget to like and subscribe, Calmatech TV. Start na tayo mga sir. Open nyo lang yung lever. So ito yung fixing unit. Ito yung fixing unit niya mga sir. So gamit lang kayo ng maliit na screwdriver. So meron siyang screw. So yung screw na to mga sir, fix to, hindi to natatanggal. Pero malulusay nyo siya para matanggal nyo yung fixing unit. So meron siyang dalawang handle. Meron siyang dalawang handle. So hatakin nyo lang. Yun. So yan yung fixing unit. So pag binalik naman siya, hindi kayo mahirapan kasi may mga guide. May mga guide siya. So may guide din. So may guide. So pag binalik niyo, ipatong niyo lang sa guide. Kasi i-screw niyo lang. Tatanggalin lang natin yung apat na screw. Ayan, isa. Ayan, isa. Yun, dalawa. Tatlo. Apat. Ayan, tatanggalin muna natin yung apat na screw. Yan, para matanggal yan, may susundin lang yung guide yun. May guide. Tapos, dun sa pinagtanggalan, may guide din. Yun, pag ikakabit ninyo, susundin nyo lang yung guide na yun. Para hindi kayo mahirapang magbalik. So, tatanggalin nyo lang yung spring. Tapos yung spring sa kabila. Dalawang spring yan. Tapos dalawang screw. Para matanggal natin yung guide ng mga stripper. Tapos iaangat nyo lang. Tatanggalin natin yung lamp dun sa loob ng hot roller. May mga screw lang yan kabilaan. So yun yung kabilang screw.
So dalawang lamp, so bali tag dalawang screw, bali apat. Tapos huhugutin natin yung lamp. Unahin natin yung nasa bandang unahan. So hahatakin na lang yun. So may guide din niya kapag binirik ninyo, hindi kayo magkakabaliktad. So yung pangalawang lamp, tatanggalin din natin. Hihilain din natin yan. Ayun. Saka natin matatanggal yung hot roller, yung upper fuse roller. Ayun, napakadali. Okay. So yung mga bearing niya nakabilaan, nakapaton lang yun sa guide niya, magkabilaan din. Ayun. Oh. Ayan. So makikita niyo naman yung guide niya, kabilaan niya. Tatanggalin din natin yan, yung roller na yan. Yan yung tinatawag na lower fuser roller o pressure roller. So yan, yung guide ng bearing. Yan. So yung pressure roller, may guide din yun. Lagi lang nakalagay dun sa mga guide niya para maganda yung ikot pag kinabit nyo. So yung dalawang guide ng pressure roller, so dyan nakalagay yung dalawang dulo ng pressure roller bearing. Tapos dilinisin nyo rin yan, yung thermistor. Yan, minsan nagbibuild up ng toner dyan, tumitigas. So kukutkutin nyo lang ng kuko nyo. Balik na natin yung bearing dun sa kabilang side ng hot roller o ng upper fuser. Yan, clip lang natin yan. Tapos lagyan natin yung isang bearing. Yan. Tapos lagyan natin yung gear. So clip na natin. Lagay na natin yung lower fuser roller. Yung may spring na side, nasa kanan sya. Yan. Yung may bearing na spring sa kanan. Yung wala, dun sa kabila. So, kailangan nakapatong dun sa guide. Hindi sya nakasala. Dapat sakto dun sa may guide. Para maganda yung ikot. Yun. Suot lang natin sa butas. So unahin natin yung may gear side. Okay. So yan yung mga guide ng bearing. So unahin natin yung may gear side. Yun. Shoot lang natin yan. Yan, medyo may hirapan kayo dyan sa pagtutok nung sa butas. Pero madali lang din yan. Yan. Tapos yun sa kabilang side naman. Yan. Okay. Check na lang yung ikot kung okay na. Tapos ilagay natin yung guide na nakakabit yung mga stripper dun sa guide. So yun, yan. Ilagay natin yan. Okay. So pag nilagay natin yan, dapat nasa ilalim. Yun, nasa ilalim. Yung tinuturo ko na yan. Yun. Sa ilalim. Yan. O, tapos mayroon niyang dalawang butas, yung isa sa tornilyo, yung isa naman sa guide. May bilog na guide doon, okay, nakatusok yun doon sa dalawang butas. Tapos yung isa tornilyuhan. Ayun.
sakto niya lang yan. Pag nakalagay na sa mga guide, saka nakasakto na sa tornilyo, ilagay na natin yung screw. Ayan. Sa kabila naman. Ayan, napakadali. Okay. So, lagay natin yung wire na yan, yung ground. Ayan. Check mo lang yung tension ng spring, baka may mali. Next na ilalagay natin yung mga lamp. So uunahin natin yung isang lamp na may malaking terminal sa dulo. Lagay natin yung lamp. Ayun, no? Yung may malaking terminal sa dulo. Yun. Unahin natin yun. Okay. Isuot nyo lang sa loob ng controller. So ang tornilyo niyan, merong washer, apat 'yon. Ayun oh, 'yan, yung screw niyan. Oh. Huwag niyong kalimutang isama yung wire na pula na 'yan kasi magko-code 'yan. Contact na 'yan para umilaw yung lamp. Tapos, screw natin yun sa kabila. Okay. Tapos, ang next natin, yung isa naman na fusing lamp. Yun. Sa kabila naman siya. Yun. So, itutok nyo lang din sa mga terminal niya. O. Yan. Meron ding wire yan. Yung mas maiksing wire. Yun yung ilalagay nyo dun sa dulo ng lamp. Yan, nilagay mo yung sa dulo ng lamp. Yan. O, tapos, lalagay nyo rin yung screw yung kabila. So, ang screw nyan, yung may washer, apat. So, lagay na natin yung spring. So, bago natin ilagay yung spring, make sure natin yung bearing ng pressure roller, yung malambot na yan, nakalagay dun sa guide na yan. Yan, nakashoot. Nakalagay na maayos dun sa guide. Dun sa bearing. Para hindi siya ipit. So, maganda yung ikit ng mga rollers natin. Yan. Kamay lang yan mga sir. Daliri lang yan mga sir. Yun. No, diba? Napakadali. Check nyo lang. Check natin yung ano yan. Kailan nakalagay yung guide sa tama ng bearing. O yun. Ito naman. Yung cover naman. Ha? Yan yung guide lang. O yun. O, dalawa. So, yun. Tutusok nyo lang yun doon. Tapos dun sa kabila naman, may guide din yan. Ayun. Ayun. May guide. Tapos, ayun, may guide. Ayun. Kabila, ano, may guide. Ayan. So, lagay nila. So, may apat na screw. So, yung tatlong screw dyan, magkakapareho. Tapos, yung isang screw magkaiba. Parang meron siyang ano, special screw siya. So, yan. Yung tatlo na yan, magkakapareha siya. Tapos, yung huling screw, iba yun. Yan, makikita niya. Yan, you know, iba yung screw niya, di ba? Okay. Ayun. Tapos, napakadali lang.
yun ah. Okay. Nice. So next natin yung thermistol. Turo ko lang sa inyo kung paano tanggalin yun. Para kung sakaling hindi kayo magtatanggal ng hot roller, lilinisin nyo lang yung thermistol. O yan. So pwede nang linisin dyan kahit di na tinatanggal yung hot roller. Kung may nakita kayong matigas na ano, toner, kukutkutin nyo lang. Yeah, yan kasi yung toner nyan. Siyempre, naiinitan, kaya tumitigas. So, kukutkutin nyo lang dahan-dahan. Huwag kayong gagamit ng kung anong tools. Kuko nyo lang gagamitin nyo para hindi masira yung surface ng thermistor. Ayun, eh, napakadali lang yan. So sundan nyo lang yan, no? Yung guide para hindi kayo magkapaligtad pag sinaulin ninyo. Yan, so soli na natin, no? Tulad ng turo ko kanina, nakapatong lang sa guide. Tapos gamit lang kayo ng maliit na screw, yung maiksi. Ayan. So kabilaan yan. So yung screw na yan ng fusing, hindi po natatanggal yan, nakakapit pa rin yan dyan. Pero maluluwagan nyo siya para matanggal niyo yung buong fixing unit. Ayan. So assume natin na may paper jam sa fusing. So ito yung magiging sign niya ng paper misfed. So pag ganyan ng sign, so bubuksan lang natin yung side door. Ayan. Side door yan, may unlock natin yan. Ayun yung papel. So pag lumagpas na sa fusing, so yan, ilalabas na lang yung nasa unahan, tapos dalawang kamay. Ayun, so hatakan nyo na pataas, pag pababa, pataas. Ayun, so close na natin yan. Sa gitna kayo tutulak, yan yung gitna na yan. Ayan, para maganda yung tulak at pantay. So yan mga sir, na-reset na natin yung paper misfed.